For today's video guys, gagawa na naman tayo ng ating ulam. So, lagi ko na itong ginagawa guys. So, like what I said, ngayon ko lang siya nagawa ng video. So, para ma-idea din kayo guys kung paano nyo lutuin yung ganitong mushroom. So, ayan, meron tayong malalaking mushroom dito. Portobello mushroom. And then, meron tayong minced shrimp. And then, meron tayong carrots, spring onion, and onions. So, maglalagay pa tayo ng mga seasoning niyan, guys. So, turo ko sa inyo, guys, step by step kung paano ko gawin ang aking grilled mushroom with shrimp inside. So, minced shrimp inside. So, ayan, let's go. Guys, alam nyo ba ang ganitong mushroom, guys, eh hindi mo na kailangang hugasan sa tubig. So, punasan mo lang siya ng tissue, na gantong tissue sa ganito, yan. Pupunasan mo lang siya, guys. Huwag mo siyang huhugasan kasi hindi lahat ng mushroom, guys, ay hinuhugasan. So, tip ko po yan sa inyo. Hindi ko po alam pero na ano ko lang doon sa dati kong amo na huwag niyong huhugasan. And usually, kung makapanood kayo ng mga Chinese na nagluluto ng ganito, guys, hindi talaga nila hinuhugasan to. Pinupunasan lang siya ng wet tissue or dry tissue, kitchen tissue. So, ayan. Ganun nyo lang siya. And then, tanggalin natin yung stem niya sa loob. Kasi, imi-mince natin to para isama natin dun sa mince carrot, mince onion, mince shrimp natin. So, ayan na siya. Ito na magiging itsura niya, guys. And then, continue tayo na tanggalin yung ating yung stem sa loob. Slowly mo lang siyang i-shake, kina ganun. I mean, yeah, ganun. Ganun. I-twist pala, parang ganun. Ay, nako. So, ayun guys, i-push nyo lang ng ganito. Push nyo ganito, and then the other side. Parang twist nyo lang. Ayan. So, ayan na siya. So, always remember guys, huwag hugasan yung ganitong mushroom. So, kung gusto nyo hindi maganda pa rin yung ano niya, i-ganun nyo lang siya. Ayan. Ayan, punasan nyo lang siya ng ganun. Hindi ko alam kung bakit guys, mga Chinese, pag nanonood kayo ng mga vlog ng mga Chinese, mapapansin nyo pag nagawa sila ng ganitong mushroom, hindi nila hinuhugasan ng tubig. So, yan. So, ganun lang. Next push, tapos ko na to. Next procedure tayo. Yan. And then, ngayon, slice na natin yung stem para ma-mix na natin ang lahat ng mga ingredients natin para mailagay na natin siya sa loob. Mince na natin to guys, yung stem ng mushroom. So, ganyan lang. Tanggalin lang natin yung medyo old na, ano na, yung pinag-cut. Cutan siya. Then, make sure na mince siya kagaya ng ating carrots, onions, and spring onion. Always be careful kayo sa knife guys kasi ang knife is matalas po. So prevention is better than cure po. Lagi po tayong mag-iingat sa paggamit po ng knife kasi talagang mahirap pag nakat yung ating mga daliri. Ito na yung ating final ingredients. So malinis na natin, napunasan na natin ng dry tissue yung ating mushroom. So, ayan. And then, na-mince na natin yung stem ng mushroom. So, ngayon, i-mix na natin yung lahat ng ingredients natin. Ayan. Then, ayan. And then, lagyan natin ng garlic salt. Garlic salt ang gamit ko, guys. Mga yan. Half teaspoon lang na garlic salt. And then, lagyan din natin ang
chicken powder o magic syrup, 1 teaspoon. And then yung ating black pepper. Black pepper, white pepper, okay lang po. Then mix natin. Then lagyan din po natin ng sesame oil, kunti lang. And then lagyan din po natin ng oyster sauce. Kaya kunti lang ilalagay natin garlic sauce, guys. Ay garlic salt kasi maglalagay pa tayo ng oyster sauce. And then yan, mix na natin ngayon yung ating ingredients. Na-mix na natin ng mabuti, guys, yung ating ilalagay sa ating mushroom. So, ngayon, so, ito na siya. So, para may lasa din yung ating mushroom, guys, lagyan natin ng kunting magic syrup or kung ayaw nyo ng magic syrup, salt, pwede na rin, guys. Ayan, pinch lang po ng magic syrup. Yan, para lumasa or magkalasa yung mushroom. Actually, guys, yung mushroom malasa na yan. So, nasa inyo kung lagyan nyo o hindi. So, yan. Okay na. And then, now, lagay na natin yung ating palaman sa gitna. Palaman ng ating mushroom. So, yan. So, as you can see, guys, ganyan lang siya. Continue lang siya. Limang piraso lang to, guys, kasi lima lang din kami sa kilula, isa sa amo naming lalaki, eh tatlo kami dito, guys, kaya ayan, lima, sakto lang, isang piraso, sige, isang piraso kami dito. So, nasa matapos. Anyway, guys, hindi lang shrimp ang pwede nating ilagay natin, guys. Optional lang 'to. Gusto ko lang is shrimp ang ilagay. So, pwede nyo ring lagyan ng minced pork inside. So, optional lang 'to, guys, ah. Pwede nyo ring gawin minced pork. Okay po. So, ayan, at least kahit papano, guys, may idea kayo kung paano gawin yung mushroom. This is my own version, guys. Ayan, ako lang po yung nagtuklas-tuklas nito, charot. Ayan, i-ready lang natin yung ating grill. I-grill natin to ng 10 to 12 minutes lang siya, guys. Hindi pwedeng matagal. Ayan natin ngayon yung ating oven, guys. Ayan. I-high na muna natin yung ating oven kasi ipipreheat pa naman natin siya. So, preheat pa naman siya. I-high heat na muna natin, yung ating oven. And then, pag kumulo na yung tubig sa ilalim, i-less na natin yung ng 180 kasi baka ma-burn yung ating mushroom, guys. Guys, mainit na yung ating oven. Lagay na natin. Nilagyan ko muna siya ng aluminum foil para hindi mabigla yung pagkaluto niya. Maluto din hanggang sa ilalim. So, ayan na. Ilagay na natin sa ating oven. So, timeran natin ng 5 minutes muna. And then, after 5 minutes, tanggalan natin yung aluminum foil. Okay. Nag 5 minutes na siya, guys. Tumunog na yung ating... Ayan. Nablurred yung cellphone ko. Nausukan. So, ayan. Tanggalin na natin ngayon yung foil after 5 minutes. And then, as you can see, sana siya. And then, another 5 minutes ulit siya, guys. And then, ating mushroom is already done. Guys, okay na yung ating grill mushroom, guys. And then, ngayon, guys, maglalagay din tayo ng cheese. Ayan, gumamit ako ng cheddar cheese.
para ilagay natin sa ating. So yan, apat na slice lang yung ilalagay nating cheese kasi yung amo ko na lalaki ayaw niya ng may cheese. So yung sa amin lang guys yung lalagay natin. So yan. Yung sa amin lang ang pwede namin lagyan ng cheese. So yan. Okay. And then ibalik natin siya sa oven. Hayaan natin na mag-melt yung cheese. Maybe 2 minutes pa siya, guys. Guys, yung ating grilled potato with minced shrimp inside. Ayan. Ayan na nga guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Like if you like my video at pakishare na din po kung magustuhan nyo po guys. Maraming maraming salamat po at sana may natutunan kayo sa aking mga inimbintong mga niluluto. Salamat!